Maligayang pagbabalik! Ngayon, tunghayin natin ang isang dulang pinamagatang Dahil sa Anak na isinulat ni Julian Cruz Balmaceda. Mga tauhan, Don Archimedes, ama ni Manuel na pinsan ni Don Cristobal. Manuel, anak ni Don Archimedes na kasintahan ni Rita. Rita, labandera ng pamilya nila Don Archimedes at ang minamahal ni Manuel. At panghuli, si Don Cristobal, ang pinsa ni Don Archimedes. Narito ang mga tagpo sa dula. Unang tagpo, si Don Archimedes na may suot na pambahay at si Don Cristobal na suot ay panglakad. Ikalawang tagpo ay makikita natin si Don Archimedes at si Manuel. Pangatlong tagpo, sila rin at si Cristobal. Pang-apat na tagpo, si Cristobal at Manuel. Panlimang tagpo, si Cristobal at si Rita na halos itulak na sa pinto upang pumasok si Sidora at tatlong batang lalaki na sunod-sunod ang laki. Pang-anim na tagpo, sila rin maliban kay Manuel. Pampitong tagpo, si Rita, si Sidora at si Archimedes. Pangwalong tagpo, sila at si Cristobal na may dalang tubig at isang bote. Pangsiyam na tagpo, si Archimedes na hawak ang bata. At pangsampung tagpo, si Archimedes at si Manuel at maya-maya si Narita, Isidora at Cristobal. Narito ang buod ng dula. Si Rita ay isang labandera na namamasukan sa bahay nila Don Archimedes. Napaibig dito ang anak ni Don Archimedes na si Manuel. Habang nagtatrabaho bilang kasambahay, si Rita ay nagsusumikap siyang makapag-aral sa normal school at sa kalaunan ay nakapagtapos siya at nakapagturo sa paaralang bayan. Hindi alam ni Don Archimedes ang malalim na pag-iibigan ng dalawa. Sa pagdaan na panahon, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ninais nilang magpakasal nang sa ganoon, mabigyan ng pangalan ang kanilang maging anak at matupad ang kanyang pangako kay Rita na papakasalan niya ito. Naisip ni Manuel na humingi ng tulong sa pinsan ng kanyang ama na si Don Cristobal kung paano nila kakausapin ang kanyang ama. Hindi nagdalawang isip ang kanyang tiyuhin na tulungan sila. Kinausap niya ito na masinsinan at nagmamakaawa, subalit hindi pumayag si Don Archimedes dahil sa simulang ibigin ng kanyang anak ang kanilang labandera ay para sa kanya nakagawa na ito ng napakalaking kasalanan. Dagdag pa niya na itinakwil na niya ang kanyang nag-iisang anak. Sa patuloy nilang pag-uusap, nadala si Don Archimedes sa matalinong paraan na kanyang ginamit. Napaghinahon niya ang kalooban ng kanyang pinsan. Nagpasalamat pa ito sa kanya at ipinagbilin pa niya rito na kung makita sila ni Manuel, sabihing nais niya makipag-usap sa kanyang anak ng masinsinan. Agad na tinungo ni Don Cristobal si Manuel para ihatid ang magandang balita. Nag-uusap na ang mag-ama ngunit sa kasamaang palad, patuloy pa rin ang pagmamatigas ni Don Archimedes na ayaw niyang makasal ang kanyang anak kay Rita, isang labandera. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ng buo si Manuel na sa ayaw at gusto ng kanyang ama, tutuparin pa rin niya ang kanyang pangako kay Rita na sila ay magpapakasal. Muli nag-usap si Don Cristobal at Manuel at nag-iisip ng mga paraan na mabago pa ang desisyon ng kanyang ama. Nakabuo na sila ng paraan. Kinausap nila si Rita at Aling Isadora. Ipinaliwanag ng dalawa, magtiyuhin kung paano pakikipag-usapan si Don Archimedes. Narito ang nangyari sa unang tagpo ng dula. Tanghalan. Ang ayos ng tanghalan ay loob ng isang bahay mayaman. Mapagkikilalang ito'y isang bahay sa una dahil sa mga kasangkapang gamit. Ipapalagay din ang mga mamamahay ay may ugaling kakapunin at mapaniniwalain sa mga utos ng pananampalataya.
Liwanagin mo ang ating pinag-uusapan, primo. At kung makukuro mo ang magiging hanggay, maaring magbago ka ng isipan at palagay. Ang lagay ba'y naparito ka upang ipagtanggol ang walang yangyan? Isipin mo, primo, na ang tinatawag mong walang ya ay tunay mong anak, ang bugtong mong anak na iniwan sa iyo nang nasira. Primo, yan ay hindi ko anak. Mula sa mga sandaling iya'y makaisip na gumawa ng napakalaking kasalanan gaya ng kanyang ginawa, siya'y hindi ko anak. Siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Si Manoling ay kahiyahiya, karimari-marim, isang malaking batik iyan ng mga lakampayan. Oo, walang patawad ang kanyang ginawa. Huwag mong ipasupil sa iyong puso ang iyong isip. Ang nangyari sa iyong mag-amay, nangyari sa lahat. Nagkakamali ka, primo. Hindi nangyari kailanman sa aming lahi ang bagay na yan. Oo, talagang walang hiya. Walang turing. Walang. Dahan-dahan. Hindi. Hindi ako makapagdahan-dahan kapag naglalagablab ang aking isip sa galit. Oo, walang pinag-aralan. Bastos! Baka ipalagay tuloy ng mga kapitbahay na ako'y siya mong minumura at tinutungayaw. Anong mawawala sa akin pintasan man nila ako? Pulaan man ako ng mga tao. Pagtawanan ako ng kahit sino. Walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan na ako? Pinupulaan na pinibintasan ng bala nakikilala sa akin? Natatalastas ko ang iyong ikinagagalit. Oo, hindi kita sinisisi. Sa palagay ko'y may matuwid ka, tatapot lahat ay may kani-kaniyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak ay isang bagay na di katakatakang gawin ng kabataan ngayon dahil sa kakapusan ng pagkukuro sa mararating. Primo, alam mo na kung kaano ang pagtangi ko sa iyo. Kaya kung pinahahalagahan mo ang ating parang magkapatid na pagsasama, ay hinihiling ko. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo ng itinuturing mong bugtong na anak pa naman na ikaw ay dalhan ng isang apong di man lamang nagdaan sa simbahan? O sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Ngunit ni isa, may di nagkaroon ng kapangasang gaya ng kapangasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang, sayang ang pagpapangaral ko sa hayop na yan. Oo, sayang, walang edukasyon. Ikaw rin ang masisisi sa nangyaring iyan at hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa palamis na layaw ang iyong anak. Nalimutan mo ang sinabi ni Florante na ang laki sa layaw, karaniway hubad sa hatol at munit sa aral ay salat. Nakita mo na, sa bibig mo na rin nagmula ang pagbibigay sisi sa magulang. Dahil sa kagagawan ng anak, saka ngayon ay ikaw ang mamamagitan upang huwag kong pansinin at alintanain ang kanyang kaalibukaan. Dapat mong malaman, primo, na ako man ay nagdaramdam din sa nangyari.
kaya't kinausap ko si Manuling at sinabi ko sa kanya na ang kaniyang ginawa ay pangit. Napakapangit. Kapangat-pangitan ang sabihin mo. Oo, pangit pa sa dilang pangit. Ngunit ano ang sinabi niya sa akin? Tito Cristobal, ang sabi niya, ang nangyari ay nangyari na at hindi na natin maiulit pa sarati. Hindi ko maaaring itapon sa lansangan ng aking anak. At kung ang ginawa ng iyong anak ay kaya ng ginawa ng iba na ayaw kumilala sa laman ng kanyang laman at sa lugo ng kanyang dugo, ano ang sasabihin mo? Lalo ko siyang mapapatay. Kung may pitong buhay man siya'y uutasin kong lahat. Mangyari pa. Kaya ngayon, si Manuling ay wala na ang paraan at magagawa ko hindi ang magpasan sa tungkulin ng isang ama. Ang sabi nga niya, ang nangyari, nangyari na. At saka sa ibig mo, primo, agwelo ka na. Isang bagong Archimedes ang sumilang sa iyong angkan na siyang magpapakilos ng daigdig. Agwelo? Mangyari, may apo ka na. At di apo sa pakinabang kundi apong tunay. Isang apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lacambayan Jr. Iyan ang hindi maaari. Kung ayaw mo ng Junior, ay tatawagin nating Archimedes Lacambayan II. Nalalaman mo bang ipinangatak ang iyong apo ng mismong araw ng iyong ika-50 kumpleaños? Basta, kung ayaw kong ipamana sa kanya ang aking ngalan at apelyido, ay ano ang kaniyang magagawa? May alis baga sa akin, ipagkait ko ang aking pangalan sa iba? Diyan ka nagkakabali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ang pangalan sa kanyang ukol. Yan ang kayamanan mong maaaring kunin sa iyo ng iba sa harap-harapan. At ikaw ay di makakikibo. At saka isa pa, kasalanan ba ng iyong apo na ang maging ama niya'y si Manuel at ikaw ang maging nuno? Batanong kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw sa isang dako. Ano ang ibig mong sabihin? Kamukha mo sapagkat kung makasigaw ay abot sa kapitbahay. Demonyo! At kung tumaway, walang iniwan sa kaniyang agwela sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita, ang lavandera? Isang buti na lamang upang kalusin ang salo. Oo, iyan pa nga ang hindi ko malunok-lunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan ng isang anak lamang ng labandera. Pasasaan ka. Oo, pasasaan ka. Diyan ka nagkakamali ng panukat, primo. Kilala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera nga. Ngunit, ikaw may hahangas sa babaeng iyon noong nabubuhay sa kanyang sariling pagsisikap at sa likod ng di kakaunting pagtitiis kahit yapang iginapang ang pag-aaral sa kanyang bugtong na anak si Rita nga. At una ang Diyos, si Rita'y nakatapos sa normal school at nakapagturo sa paralang bayan. Natapat diyan siya nakilala ng iyong anak. Namatay ang kanyang ina at si Rita'y naiwan sa piling ng kanyang tiya na halos sunod-sunod na parang organo ang mga anak. Si Rita'y nalis sa pagtuturo
mula sa sandaling makilala ng pinuno ng paralang bayan ang kanyang kalagayan. At ngayon, mag-ina silang sasagutin ng iyong anak. Sa makatuwid ang ritang iyang anak ng labanderay. Isang babaeng malinis, may puri, may dangal, at maliban sa muting batik na nilikha ng kalikutan at kagandahang lalaki ng iyong anak, ay walang maisurot sa kanya ang makasalanang lipunan ng mga tao. Di kung gayon ay mag-iisang buwan na ang anak. Oo, isang buwan at 13 araw. At hindi pa nabibinyagan? Hindi pa, sapagkat ang ibig nila ay magpakasal muna bago pabinyagan ng iyong apo. Oo, ayano pa ang kanilang ginagawa? Bakit di pakasal kung pakakasal? At pabinyagan ang bata upang di lumaking boro at salamin. Kung sa bagay, kapuan na nga sa gulang maging si Manuel maging si Rita. Ngunit malibhas ay ibig ni Manuel na mahugasan ang kaniyang pagkakasala, kaya ang hindi hintay ay iyong pahintulot. Pahintulot? Anin pa ang pahintulot? Nang siya ba'y magtayo ng templo ay nangailangan ng aking pahintulot? Kumporme na ako siya'y mag-asawa kung ibig niya upang maligtas sa kasalanan ng kanyang walang malay na anak. Ngunit kung ako ang magiging alkagwente na magbibigay ng pahintulot, ay iyan ang hindi maaari. Sinabi mong sila'y may laing pakasal. Aber, pakasal sila! At tapos ang kwento. Hindi ko sinisisi ang bata. Ang sinisisi ko'y ang ama't ina. Kaya kung ibig nila'y pakasal sila, at kahit makasanlibo at ako'y di kihiwo, sapagkat sinabi ko sa iyo na malaon ng isang anak na suwail, at ang suwail na yaoy malaon ko nang ipinagtulos ng kandila. Bueno, kung mag-uuli tayo ng salitaan ay hindi na kita sasagutin. Naganap ko na ang aking tungkulin. Ang paalalay gabot sa taong nakalilimot. Anang kasabihan, napaalalahanan na kita. Ngunit kung ikaw ang nagkukusang lumimot sa iyong tungkulin, ay wala na akong magagawa. Pinapasalamatan kita, pinsan. Ngunit bago ka umalis, ay utang na loob ko sa iyo. Kung makikita ko si Manuling, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makausap. Kapag sa unang tanungan namin ay di sumagot sa akin ng tama, o nasirang Manuling siya o ako'y hindi na si Archimedes. Oo, nariyan lamang si Manolo, tatawagin ko. Ngunit ang paalala ko lamang sa iyo, huwag mong kalilimutan na si Manuling ay iyong anak. Nalalaman ko, oo, hindi ko kalilimutan na siya'y aking anak. At hindi mo dapat pagbuhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Nakikilala kita. Kapag nagdidilim ang iyong isip, ay gumagawa ka ng di mo nalalaman. Oo, nalalaman ko. At isa-isip mo na ikaw man at ako man ay nagdaan din tayo sa kabataan. Pero tatawagin mo ba o ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Ay, Archimedes. Archimedes. Papasok sa pintong kanan, samantalay yaot dito sa buong bahay si Archimedes na bulong ng bulong
at kumpas ng kumpas. Para sa mga karagdagang aralin at kwento, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat! Paalam!